Hello, magandang araw mga kapragon. Pupuntan ko ulit yung pinsan ko kung nag-asinta na dun sa ginagawa nila. Sagit sa ginagawa niya para makita nyo kung paano siya, paano nasinta yung ginagawang bahay. I-update kayo. Tara, samahan nyo ko. Ayan. Ayun yung ano niya, ginagawang bahay sa dulo. Dila sa baba kasi ako sila dito sa kataasan. Kaya punta natin para makita natin kung ano. Kung ano na yung itsura ng ginagawang bahay. Ah, ito yung ano, baka. Kasi ito dito banda natin yung anong malilit pa kami. Ayan ito. Yang tawag nito. Palayan. At ito kamutihan to dati. Mga kamot yan to. Kaya ngayon dami ng tao, ito na nangyari. Ayun nga, gumagawa na yung minsan. Silipin natin kung ano lang ginagawa. Ayun, ayun nga pala. Ayun na, bali naka ilang pato ka nakahapon? Kung kahapon, kahapon pinuntan ko kahapon, hindi pa naka ano, hindi pa naka hindi siya gumagawa. Ngayon gumagawa na, ngayon kanina itinuloy yung gawa niya. Bali nakasang patong na siya dito. Tapos dito nakapatong naman ang dalawang patong. Ayan. Ngayon pinaporma niya na. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano pagpuporma. Ito yung itong sukat nung dali. Ito yung sukat nung ano ay 20 cm. Pero yung luwang talaga niya, pinakaluwang 30. Bali magkakaroon ng dos. Kasi yung dos na yun, ito yung sa dos por dos. Kabilaan. Yan na, kabilaan na yung kaya nagawa lang siyang 20. Kasi yung dos por dos nilagay dito, bali ito yung magiging kabuuan ng poste. Ito na yung magiging poste. Ngayon paglagay ng porma, ang paglagay ng porma ay para di gaano magastos. Ipit-ipit lang ng alambre. Kaya napakalaking bagay ng alambre na to. Pag naglagay tayo ng ano, ng porma, bubutasan natin dito sa labas. Yan, binutasan niya sa labas. Tapos, kabutas sa labas, bubutasan din sa ano, sa kabila. Oh, yan. Yan, ipapasok niya sa kabila. Bali, ipitin lang yan. Yan na. Ang ginawa pala niya, dalawang kanto ginawa niya. Magkakanto sa loob, magkakanto sa labas. Yun ang ginawa ng aking pinsan. Yan o. Napasok niya yung alambre. Yan. Ito na yung ginawa kong ano, yung pinustihan natin nung nakarang linggo na pinakita ko sa inyo. Part 1 o part 2. Yan yun. Ayan, nilalagay niya yung ano. Yung alambre. Pag nilagay na yung alambre, pag naipasok, iipitin lang yung dalawa para yung sa labas, di gumalaw. Tapos dito sa kabila, di rin gumalaw. Di gumalaw, parehas. Yan, iniipit lang yan. 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 Kahulong na. Bali, pag nakaano na to, pag naipit na, syempre, bago mo ipipix, kung nakahulog na, kailangan nakahulog siya. Ngayon, kailangan nasa hulog. Nasa hulog na to, no? Nasa hulog na. Oo. Pag naghulog kayo, simula baba, hanggang dito taas, yun lang, dito yun yung guide ng tansi, guide ng hulog. Kailangan tumapat to, pababa, saka pataas. Ito, iipitin lang to. Pag naglagay ng alambre, para umaipit, maglagay kayo ng kahoy o kaya dos por dos sa likod. Pag nalagyan nyo na, yun ang pagbabasihan nyo ng butas. Butasan nyo dyan, saka butasan ito. Pag nabutasan nyo dyan, dapat dun sa kabila, dito sa kabila, sa tatapatan niya, kailangan nakatapat din yung buta, yung alambre. Yan, kailangan alam nyo yung sukat. Kung anong sukat sa baba, ganun din sa kabila. Kung anong sukat dito sa taas, ganun din sa kabila. Kung anong sukat dito sa taas, ganun sa kabila, para makuha nyo yung pinakatamang, ano, tamang butas ng kabilaan. Yan. Ngayon, tataliin nyo na sa kabila.
Ayan. Tulad sinabi ko kanina, kailangan nakatapat yung alambre kabilaan, tapos maglagay din ng stopper o kahoy o kailos purdos sa likod. Tapat. Kailangan tapat-tapat. Napansin nyo yan, nakatapat dun sa kabila. Dapat yung nakatapat din sa kabila. Dapat yung nakatapat sa kabila. Yan po. Sana, ano, sana mayroon kayong matutunan sa aking pinakita ngayong araw na to na video. Kung paano mag, ano, forma. Mabuti na lang, naabutan ko yung aking pinsan na nagpuporma. Yan. Para sa inyo yan. Para may matutunan din kayong paano magporma. Pag nagtali kayo ng, ano, ng, pag nagtali kayo kung wala kayong plies, martilyo po yung bisang gamit. Gagawin nyo lang, ganyan, no? Ganyan yung pipilipitin nyo lang. Para umigpit, hila-hila igpit. Yan lang ano, ang magandang pamamaraan ng pag-igpit yan. Okay na. Napansin nyo, magpit na siya. Ngayon, ayan, napansin nyo. Okay. Tapos, ayan lang boss, oh. Pagtatali ng ano, ng lambre. Isuot nyo itong lang. Kahoy. Kahoy. Tapos ipitin nyo. Hilahin nyo lang. Oh, para yung sa doon sa kabila, may hila. Tapos pilipitin. Tapos, ano na. Pagpain ko muna doon boy sa kabila. Para pumantay okay. Na. Okay. Tapos, para masigurado, tingnan sa kabila kung okay, kung nakahigpit. Nga din nakita pa sa inyo, gumalaw. Kasi hindi paluwag pa ngayon. Ihilahin pa yan dito sa kabila, ihilahin para umigpit. Kasi minsan kasi pag hindi yun nagpukpuk, lagi nakabukol dyan. Lagi nakaganon yung, ano, yung alambre. Hindi ganong pumapasok kay kailangan, dapat dalawa nagpupurma niya, may tagapukpuk sa kabila, may tagahilid dito sa kabila para peks na peks yung kalalabasan. Kadakol ko na naman. Ayan na nga, na ano na, na, ganyan pala, ganyan lang pang paglalagay. Ipapasok nyo lang yung alambre. Dito sa ano sa ngipin-ngipin ng ano ng martilyo tapos iikot yung kabilaan na alambre. Alambre. Yan. Iikot mo lang pa ganyan. Tapos kabila naman. Yan. Malaking tulong to sa mga ano mga nag-aaral pa lang yan. Iikotin niyo lang pa ganun. Yan, mahigpit na siya. Kunting hila-hila. Para din na ganung gasto sa pako. Ang iba kasi, pako dito, pako dun, pako, dahil pako ito hindi, ganyan lang oh, higpit lang oh, yan, so, wala lang ano yan, wala nang galawan yan, di na angat yan, yan boss, yan ang may pakita ko muna sa inyong ano, gawa ko, nakagawa pala ng pinsan ko, hindi pala gawa ko, yan. Sana nakatulong to sa inyo. At sa gusto pa lang mag-comment lang kayo, tanong lang kayo kung anong gusto niyo ipakit paano sa akin ipagawa para mabigyan kung kaya kong ipakita sa inyo. Yeah. Para makatulong din ako kung anong gusto niyo ipagawa sa akin. Thank you sa mga nag-subscribe sa akin, saka sa mga nanonood. Maraming salamat. Sana hindi kayo magsawa mag-subscribe.